Hello guys, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Nandito naman ako, si Roselia, personal vlogger. Magbablog naman ako ngayon about sa aking sitwasyon. Kasi hindi lahat na OFW maganda ang kalagayan. Tulad ko, sa 8 taon ko dito, ngayon lang ako nakaranas na magtipid sa tubig. About sa tubig ngayon ng aking EFA vlog, kasi yung tubig, di ba, importante yan. So kami dito, kulang kami sa tubig. Kasi ang tubig namin dito, ang tangke lang. So kaya, ang ginagawa namin guys, di ba naliligo kami? Naliligo kami. Yung pagligo namin guys, sinasahod namin sa palanggana. Tapos, yung sinahod namin, yung pinaligoan namin sa palanggana, yun ang ibubuhos namin sa aming CR. Di ba? Sip! Ngayon, practical na. Kasi ang mahal ng tubig kayo dito, guys. Ang mahal ng tubig dito sa KSA, ang isang truck, magkano yung 150 SR. Isang linggo lang yun sa amin. Ilan kami dito? 6. Kaya, practical lang. Marunong ka sa buhay. Marunong ka magtipid. Yun. Kaysa maligo ka sa maligo. Masayang ang tubig. Kaya ang gagawin natin, okay ng palanggana, para makasib sa tubig, ilagay sa timba, at pag nag-ihi kayo, pag dumumi, yun ang ibo sa CR, diba, tipid? Yan ang buhay ng OFW. Ako lang yan nakaranas, guys. Kaming lahat dito, 6, yan ang nakaranas. Pero siguro lahat ng OFW, kami lang na nakaranas ng ganito, na magtipid sa tubig. Praktikal ang ginagawa namin. Kasi, wala eh. Minsan, naubusan. Tulad ngayon, naubusan yung tubig. Buti na lang nakastock kami ng tubig sa mga galon. Kaya, yan. Nakapaligo kami. Bukas na ka. Nakakaraos din naman kahit paano. Ganyan ang aming buhay, OFW. Hindi lahat OFW na okay ang kalagayan. Swerte pa rin siguro kami, maswerte pa rin kami kasi kahit paano okay, di ba? May tubig kami o may pagkain kami. Yung iba nga eh, di ba? Wala nang makain, wala nang patapang sweldo, wala pang makain. Tapos, pagala-gala na lang sa kung saan-saan. Kaya ako, pasalamat pa rin kami sa Panginoon, kahit paano, makakaraos. Yun, proudly OFW. Kung marunong ka magtiis, may mapapala yan. Ganun lang yung buhay. May tiyaga, may nilaga. Pag wala kang tiyaga, wala kang mapapala. Yun, diba? Yun ang story ng OFW. Ngayon ay good morning. Ngayong date ngayon, ako ay pasok na naman sa work. Ito naman ang aking bisyo. Yan ang bisyo ko lagi. Magpapahid ng mukha. Yan ang bisyo ko. Kasi kagabi guys, gabi na kami rin naka-uwi. 11:30. Kasi lagi kami nag-uwi na uwi. Ay, nag-vlog ako kagabi. Hindi ko pa na-upload. Nag-vlog din ako nung pag-uwi namin. Kaso madilim yun eh. Mamaya upload ko siya. Pag may free time ako sa work. Mag-i-edit ko pa siya. Ayan ang buhay ng OFW. Kaya kayong mga tulad kong OFW, kailangan be strong lang. Kakayanin lang kung hanggang kaya. Kasi, kung hindi natin kakayanin,
mabibigay yung sarili natin. Kaya ang gagawin natin, mag-ano tayo ng lakas ng loob para sa ating mga anak. Kaya ako, ang ginawa ko, be strong lang ako kahit grabe ng aking problema, yung stress, homesick, gusto ko nang umuwi, pero naisip ko yung mga aking anak at aking mga apo, may apo na kasi ako tatlo. Kaya yun, minsan pag masama ang pakiramdam ko, naisip ko agad yung mga anak ko, mga apo ko, ay, God, pagalihin mo yung sakang naramdaman ko kasi gusto ko pang mayakap ang aking mga anak at aking mga apo. Ganyan ang aking pagdadasal sa Panginoon. Bigyan ako ng lakas na lakas ka makauwi ako ng Pinas, wala akong sakit, na makasama ang pamilya ko, at saka yung pamilya ko, yun din ang hangad ko kay God na wala silang maramdaman kasi malayo ako sa kanila. Hindi ko sila nakikita araw-araw. Kaya si God lang ang nakakaalam, si God lang ang nakakita, kasi si God lang naman nakakita sa atin eh. Tayo hindi natin nakikita si God, pero si God nakikita ka tayo kahit saan man tayo, kung anong ginagawa natin dito. Nakikita tayo niya, kung anong mga kilos natin. Kaya, yan lang po ang aking story. Bye-bye guys! Thank you for watching for my YouTube channel at maraming salamat sa nag-supportive sa mga video ko. Sana po hindi kayo magsawa sa akin sa mga panonood sa mga video ko. Pag may time akong gagawa pa ko ng the best na video, kasi dito sa Saudi, kasi parang naano akong mag-video kasi diba nasa Saudi ako. Pag nasa Philippines ako, maybe I will do my best. But here, I cannot do it good because I'm afraid it's not my country. This is country of dangerous. This is country of strict. Kaya, ito lang yung mga video ko. Yan lang mga vlog ko. Kaya, yan lang guys. Thank you guys. Salamat again sa watch sa aking mga video. God bless you all. God always guide us, all people. And all people, I hope all healthy and good health. Bye-bye.